Jose. Tama po ba ito, Bishop? Yes, yes. And yung grupo niyang Missionaries of Mary Mother of the Poor in MP. Hmm. At ano pong mission ng MMP na ito diyan sa inyong vicariate? Ay, yung gaya na sinabi niya, marami siyang dito. Pagpakain, pag-aplit ng mga tao, at may congress pa kami sa mga katutubo na kami. Mm-hmm. We'll invite all Occidental and Oriental. Wala namang boundary sa mga manyans dito. Maging Oriental ka o Occidental, we'll invite them. All the leaders. Bishop Tony, nabanggit kanina na yung tungkol doon sa hindi po natuloy na nagawang shrine, ay totoo ba sa iling na lang daw gagawin yung shrine na yun? Wala pang plano, pero definitely wala nang sa Batangas. Mm-hmm. Pero nabasa ko kanina ng inquirer, marihan pa rin, hindi pa naman totally na surrender yung kwan, inaibigay ang rupa sa mga sandigit. So, you're still praying and hoping kung saan talaga bagay itatayo yung tinatawag na Monte Maria. Mm-hmm. Pero dyan po sa iling, meron daw kung simbahan itinayo rin si Father Suarez. Totoo po ba yan? Oh, Jesus, napakaganda na hindi mo makikita sa buong Pilipinas. Wow, gusto mo na. That's why I'm inviting you to come. The only way to see is to visit us. Kaya lang, malalaki ang alon. Uh-huh. At hindi ba sa madali? Mm-hmm. Oo nga pala, Bishop, ano ba ang dahilan kung bakit po dyan sa isla niya ginawa itong kanyang foundation? Bakit? Dahil one time, Christmas, magpapasko, I was supposed to celebrate Mass ang cathedral. Mm-hmm. Sabi ko, ang mga isla nagkakalimutan, so I volunteered to work for 1 week, labi ko simbang gabi sa isla na yan, doon ko nakita na talagang napakahirap na lugar, walang ilaw, walang daan. Mm-hmm. Lahat, wala. So I stayed there for the whole simbang gabi. Mm-hmm. And then bumalik sa huling week ng 2008, and then he volunteered, and then joking me, I told him, balang araw, hahanapin mo ako. So, biro lang yun, biro. And then sabi ko, kung gusto mong tumulong sa amin, may mahirap na lugar. And that's how Iling came into the picture. Oh. So, poor island of Iling. Bagyong bagyo pa, June 19. Mm-hmm. And then he came to Mindoro. Sabi ko, you come to Mindoro. Dahil tulad mo, Father Bell, mahilig sa tinis. Sabi ko, you go out. Mag-enjoy tayo, walang bisita dahil hindi namin kaya ang bayaran ng pamasahin ng mga kasamahan mo. So he came here, January. Uh-huh. And that was the start. He visited Occidental Mindoro. Mm-hmm. Pero when I came back at that time, that was November 11, mm-hmm. 2008, in-inform ko yung prayer warriors namin, parang apostolada, apostleship of prayer. We have been praying for the last 10 years na isama natin sa dasal si Father Suarez ang kanyang mission. And we want him to come alone to visit us. Mm-hmm. And that was this type. That's how we link him into the picture. Mm-hmm. Okay. Bishop Palang, si Ilsa Reyes po ito. Magandang gabi po. Yes, Ilsa, I think I know you are. What's your program? Every Monday, every Sunday. Opo, thank you. Bishop, kasi paminsan may mga batikos pong lumalabas tungkol sa sinasabi nilang mayaman daw ang lifestyle ngayon ni Father Fernando Suarez. Marami raw pong nagdo-donate ng mga mayayaman, na libo-libong piso, no? Pero nabanggit nyo kanina, meron po siyang mga proyekto dyan para sa mga katutubo, sa mga mahihirap. At hindi naman siya yung namimili lamang ng mga mayayaman na magdo-donate sa kanya. Ano po itong mga paghihilom na ginagawa niya po sa mga katutubo dyan sa inyong lugar? Sa aming katutubo, hindi pa kami nasadong mag-start dahil balak pa lang, dahil wala pang time si Father. Pero yung grupo dito, meron siyang grupo na kung tawagin na youth, evangelization services.
He's spending at least 100,000 pesos per month. And he has been traveling all over the islands, all over Mindoro. Ngayon, he just came from the island, from the town of Sablayan. And Sablayan is as big as Cavite province o Marinduque o Romblon. It's as big, kung hindi man kasing laki. So, isa lamang ito sa mga program niya, at sa mga, ito pinakita, at sa akin yung isang seminarista na may sakit, na they bring people even as far as Manila. Lahat ng klaseng sakit na kung pwedeng matulungan. Mapagalami, mahirap manggitin, kaya I suggest yung mga manggititas. Sige, Bishop. Libre naman ang ticket. Kung wala kang pera, we'll sponsor you. Vicariate of San Jose. Oo, pero yan. Bishop, huling katanungan dito mula sa amin, sa Salutang Buhay. Anong masasabi niyo dun sa mga taong nakikinig sa atin na naghahanap ng paghilom and then look at Father Suarez as an instrument of God? Anong masasabi niyo sa kanila given the controversies na nangyayari? Ay, nakuluwag kayong magbilo. Nakalabanin ito. Maiwagan tao ito. Talagang kung anong kailangan, nariyan si Padre. Dito na lang sa loob ng aming seminary, provincial presidents, ang daming mga nag-meeting lang yung mga scholars niya, mga 30 to 50. Basta anong magagawa, ginagawa. Kaya huwag magalala yung sinabatabis ang buhay niya. Maaaring totoo, maaaring hindi, pero alam ko ako, bias ko ako. Na hindi totoo yan. Siyempre, nung tinanggap ko ito, sabi ko sa kanya, I'll take care of you as a person, you'll take care of your money. As long as walang economical impediment sa matanggap ako, go ahead with the mission, and I consulted Cardinal Vidal, the world is his fan. Wow, talaga ha? Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Father Bishop Tony. Okay, Sunday we want to be here, Father Bell. Salamat po. Thank you. So, Father, marami tayong listeners at viewers sa Occidental Mindoro. Kasi mababa yung channel ng cable natin. Kasi dito sa Manila, 26, no? Pero pag punta nyo, parang nasa 4, eh. Mababa ang channel ng teleradio. So, binabati natin yung mga nakikinig natin dyan. Samantala, paalala muna.